Balikan na po natin si Ian Cruz kaugnay ng pagpapatuloy ng search and rescue operation sa Iloilo kung saan dalawang bangkay ang natagpuan kani-kanina lang. Mula sa Parola Iloilo, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, patuloy nga ang paghahanap ng mga otoridad dun sa anim pang mga nawawalang mga biktima nung pagtaob ng mga bangka sa pagitan nga ng Guimaras at Iloilo nitong Sabado. At sa impormasyon nga ibinigay sa GMA News nitong si Commodore Alan Victor de la Vega, ang pinuno ng Western Visayas sa Coast Guard, ay dalawang bangkay pa ang nakuha ng tropa ng pamahalaan kani-kanina. Rafi, isang lalaking nakakulay navy blue na damit, black short pants at nasa 30 anyos ang edad ang narekober ng kanilang tropa. Marami rin daw tattoo ang nasabing lalaki. Isang lalaki pa na nakadilaw na damit at asul na shorts ang nakuha rin kani-kanina lamang. Hindi pa tiyak kung mga biktima ng pagtaob ng bangka nitong Sabado ang dalawang bangkay, pero Rafi, malapit sa bayan ng Dumangas nakita ang mga bangkay. Sa dagat na sakop din ng Dumangas nakuha ang nasa 11 bangkay na sakay ng MV Genevins nito lamang Lunes. Samantala, Rafi, halos kasabay daw ng pagbayo ng malakas sa hangin sa mga bangka. May mga ang mga bubong ng higit sa 37 bahay sa Barangay Lubok, Obrero at Mansaya dito rin sa Iloilo City ay nawasak dahil sa malakas na hanging dumaan bandang tanghali noong Sabado. Ang bahay nga ni Mang Romeo Dosejo na nakatirik sa gilid ng ilog, bumagsak ng tuluyan sa ilog dahil daw sa lakas ng hangin. Mabuti na lamang at nakaligtas agad sila o nakaligtas agad siya at isa pang kapatid. Narito ang ilan sa ating panayam. Rafi, sa ngayon ay hinihintay ang pagdadala ng mga nakuhang bangkay doon sa pagitan nga ito ng Dumangas at malapit na rin daw ito sa pagitan ng Negros Island at ng Dumangas at dadalhin yan dito sa Iloilo City at para ma-identify ng mga naghihintay na mga kaanak. Initially, Rafi, ngayong araw ay nasa anim pa ang hinahanap ng mga biktima mula nga doon sa tatlong tumaob na bangka at ang Coast Guard naman ay ayaw pa rin tawagin na search and retrieval ang kanilang ginagawa. Nais pa rin nilang tawagin itong search and rescue operation sapagkat umaasa pa rin sila na may makukuhang buhay doon sa mga nawawalang mga biktima, Rafi. At kahapon lang, tama ba iyan na merong isang nakuhang buhay? Ano yung circumstance nun? Paano siya nakitang buhay at saan siya nakita, iyan? Well, Rafi, yung kahapon ang nakuha ay wala na rin buhay yung isa sa mga miyembro ng pamilya Bagyo. At yung mga iba naman sa mga nakausap natin na mga nakasurvive, Rafi, ang sinasabi nila, kaya sila nakasurvive, particular si John Christian na yung isang bata, sinasabi niya na kumapit daw siya doon sa katig. At ang kwento pa nga nung bata, Rafi, ay wala siyang life vest nung mangyari at hindi na siya nakapagsuot ng life vest kahit may life vest doon sa bangka. Kumapit lamang daw siya doon sa kawayang katig kaya siya nakaligtas sa pagkakalunod, Rafi. So posible bang may mga naanod pa na survivors sa iyan at ganun ba ngayon yung search pattern nila ngayon kung nasaan yung posibleng direksyon itong hangin at ng alon na iyan? Yes, Rafi, ang tila nagiging pattern sa ngayon ay papunta doon sa Dumangas area, na kalapit na bayan dito sa Iloilo City. Sapagkat noong Lunes ay doon nga nakita yung 11 bangkay, samantalang kahapon may nakita doon naman sa isang point ng Guimaras Island. So medyo lumalayo doon sa mga sa gitna nitong sa gitna ng pagitan nitong Guimaras at Iloilo yung direksyon ng mga nakukuhang mga bangkay at kaya nga nagko-concentrate din, Rafi, hindi lamang ang Coast Guard, ang Philippine Navy ay katulong din dito sa pag-iikot nila sa dagat at ang Philippine Air Force ay gumagawa din ng mga reconnaissance flight nila o mga pag-iikot nila para nga mahanap itong mga nawawala pang mga biktima na posibleng napunta doon sa mga ibang baybayin malapit din dito sa Iloilo at sa Guimaras, Rafi. Panghuli na lamang, Ian, kumusta yung disposition ng mga bangkay, lalo na yung mga taga Luzon? May mga kamag-anak ba nagpunta dyan at anong tulong ang inatid sa kanila ng lokal na pamahalaan, Ian?
Yes, Rafi. Actually, yung mga bangkay, no, kapag na-identify na ito, no, na iproseso ng crime lab ng Region 6, ay binibigyan na sila ng clearance, no, na maklaim itong mga bangkay na ito. At kadalasan, Rafi, from the morgue ay dinadala ito sa mga funeral homes at doon na nagkakaroon ng pagpaprocess sa mga kamag-anak. Medyo nahihirapan nga lang yung iba sa pagkuha ng iba't ibang mga permits para ma-transport na ito patungo doon sa mga iba't ibang lugar, gaya nga na meron pang mga taga Luzon, ano, at meron din mga taga Cebu at sa iba pang mga lugar na nakasama sa trahedyang ito. At doon naman, Rafi, sa mga tulong pinansyal ay nagpahayag din ang CDRRMO ng Iloilo City, gayon din ang probinsya ng Guimaras na magbibigay sila ng tulong pinansyal para doon sa mga namatayan at gayon din sa mga nasugatan na mga biktima, na mga survivors. At ang tulong naman ng national government ay inaasahan din, ano, sa mga susunod na araw, Rafi. Sana bukod doon sa financial assistance, mahalaga yung nabanggit mo, yung pagproseso sa mga papeles para ma-release na agad yung mga bangkay sa kanilang mga kamag-anak. Sana mapabilis ito. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.